Magandang hapon po sa inyong lahat. Atin po ngayong isasagawa ang panalangin sa Takipsilim. O Diyos, halina at ako'y tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ating alalahanin na si Jesus ay namatay at siya'y muling nabuhay para sa ating kasalanan. Siya ang ating Diyos, Panginoong nagligtas. Sa lahat ng panahon, siya ang kaligayahan. Kung tayo ay namatay kasama ng Panginoon, mabubuhay din tayong kasama ang Panginoon. Kung tayo may nagtiis kasama ng Panginoon, tayo rin mag-ahari kasama ng Panginoon. Lahat ay nasa Kanya, kahit ating kalungkutan, nasa Kanya ang lahat, maging ating kagalakan. Lahat ay nasa Kanya, kahit ating kaligtasan, nasa Kanya ang lahat, maging ating pagmamahal. Pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Aleluya. Sinabi ng Diyos sa Hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Magmula sa dakong Siyon, ay palalakwakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ang Panginoon ay may pangako na ito'y tiyak mangyayari, ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi wawakasan. Ang Panginoon ay naroong nakaupo sa kanan mo, at kapag siya ay nagalit, ang lahat ng mga hari ay tiyak na malulupig. Sa batis ng lansangan, itong hari ay iinom at sisigla ang katawan. Sa lakas at tataglayin, tatamo ang tagumpay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Aleluya. Halina at tingnan kung saan inilibing ang Panginoon. Aleluya. Ang bansang Israel sa bansang Ehipto ito ang inilabas. Nangalahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula na noon ang lupaing Huday naging dakong banal at yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Ang dagat ng ito ay makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog ng Jordan noon ay humimpil. Maging mga bundok katulad ng tupa may pawang nanginig, pati mga burol nanginig na parang tupang maliliit. Ano ang nangyari at ikaw o dagat wala nang daluyan? Ikaw naman, Jordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara, at ang mga burol natakot na parang maliliit na tupa. Ikaw o daigdig, ngayon ay nanginig sa harap ng Diyos. Dapat kang matakot sapagkat darating ang Diyos ni Jacob. Siya sa dilisdis ay nagpapabukal ng saganang tubig at magmula roon ang tubig na ito ay magiging batis. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at tingnan kung saan inilibing ang Panginoon. Aleluya. Wika ni Jesus, huwag kayong matakot. Lumakad na kayo at ibalita sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at doon ako'y makikita nila. Aleluya. Purihin ang Panginoon ang pagliligtas, ang karangalan, at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos, matuwid at tama ang kaniyang hatol. Purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat ng mga lingkod niya, maging dakila at hamak, kayong may banal na takot sa Kanya. Purihin ang Panginoon sapagkat nag-ahari ang Panginoon, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dapat tayong magalak at magsaya. Purihin natin ang kadakilaan niya dahil sa nalalapit na kasal ng kordero, nakahanda na ang kasintahang babae, pinagsuot siya ng malinis at puting-puting lino. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Wika ni Jesus, huwag kayong matakot. Lumakad na kayo at ibalita sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at doon ako'y makikita nila. Aleluya.
Pagbasa muna sa unang sulat ni Pedro. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo, namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Upang iharap kayo sa Diyos, siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo magsaya at magalak. Aleluya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo magsaya at magalak. Aleluya. Papuring awit ni Maria. Tingnan ng aking mga kamay at paa upang malaman na ako ay narito, kapiling ninyo. Aleluya. Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu. Dahil sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya ang kanyang abang lingkod. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng sarinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinaahabagan niya mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at tinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas na wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tingnan ang aking mga kamay at paa upang malaman na ako ay narito, kapiling ninyo. Aleluya. Si Kristo ay muling nabuhay bilang unang bunga ng mga nahimbing sa pagtulog. Sa ating kagalakan, purihin natin siya at ating wikain. Unang nabuhay mula sa kamatayan, pakinggan mo ang aming panalangin. Unang nabuhay mula sa kamatayan, pakinggan mo ang aming panalangin. Panginoong Hesus, alalahanin mo ang iyong banal na simbahan na itinatag sa pamamagitan ng mga apostoles at umabot hanggang sa dulo ng mundo at naway ang iyong pagpapalay manatili sa mga sumasampalataya sa iyo. Unang nabuhay mula sa kamatayan, pakinggan mo ang aming panalangin. Ikaw ang tagapagpagaling ng kaluluwa at katawan, halina at tulungan kami at iligtas sa pamamagitan ng iyong pag-ibig. Unang nabuhay mula sa kamatayan, pakinggan mo ang aming panalangin. Ibangon mo ang mga may sakit at bigyan sila ng lakas, palayain sila sa kanilang karamdaman. Unang nabuhay mula sa kamatayan, pakinggan mo ang aming panalangin. Tulungan mo ang lahat ng namimigkati sa isip at katawan at sa iyong awa ikalingain ng mga nangangailangan. Unang nabuhay mula sa kamatayan, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng krus at pagkabuhay, binuksan mo ang daan sa buhay na walang kamatayan. Ipagkaloob mo sa mga pumanaw naming mga kapatid ang kagalakan sa iyong kaharian. Unang nabuhay mula sa kamatayan, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Hesukristo, nakastoob nating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, tinipon mo ang lahat ng bansa upang purihin ang iyong ngalan. Naway ang lahat ng muling isinilang sa binyag ay magkaisa sa pananampalataya at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama,
Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Makabuluhang paalaala sa pakikiisa sa online mass. Maghanda ng altar na may kandila at ihanda ang sarili sa pasimula ng misa. Magsuot ng naaayon na kasuotan, iwasan ang pasuot ng pandyama o pambahay. Tanggalin ang mga bagay na pwedeng makaabala habang isinasagawa ang misa. Dasalin ang spiritual communion. Makabuluhang paalaala sa pakikiisa sa online mass. Maghanda ng altar na may kandila at ihanda ang sarili sa pasimula ng misa. Magsuot ng naaayon na kasuotan, iwasan ang pasuot ng pandyama o pambahay. Tanggalin ang mga bagay na pwedeng makaabala habang isinasagawa ang misa. Dasalin ang act of spiritual communion habang isinasagawa ang pagtanggap sa banal na communion. Dasalin ang Oratio Imperata at mag-alay ng panalangin para sa mga frontliners. Pagsikapan, pagnilayan ang mga kaganapan upang manatili tayong malapit sa Diyos at may kapakumbabaan sa pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Magandang hapon po sa ating lahat. Isama po natin sa misang ito ang intensyon ng mga sumusunod. Tanging kahilingan ni Romana Laylo, masasalamat ni na Calvin Yvette Navarro at Liliosa Latade, at pasalamat ng Class 4 to Batch 99 of Batangas National High School, at pasasalamat at kaarawan ni na Gloria Salazar at Renier Pesigan, at pasasalamat para sa pagdiriwang ng anibersaryo ng kasal ni John Louis at Maricel Roldan at Mr. and Mrs. Calvin Yvette Navarro, at para sa kaluluwa ng mga sumusunod: Luningning Fajardo, Francis Carlos Liwanag, Lamberto Mendoza, Virgilio Africa, Cornelio Dimaano at Arthur Magadia. Poon, dakila mong kamay, kanilang pinapurihan, sa bigay mong kakayanang bata't pipi makasigaw, aleluya sa iyong ngalan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang hapon po, minamahal kong mga kapatid. Magandang hapon din po, Father. Tayong lahat, sama-samang magdiriwang ng banal na misang ito upang pasalamatan ng Diyos sa napakaraming biyaya na patuloy niyang ibinubuhos, ibinibigay, at ipinagkakatiwala sa ating lahat. Magkakaisa ang ating intensyon, ang ating mga kahilingan,
ang ating diwa sa ganitong pamamaraan na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Bagamat hindi pa rin ibinibigay sa atin ang kakayanan na makapunta sa simbahan upang makapagdasal at makadalo at makabahagi sa banal na pagdiriwang, tayo naman ay nagkakaugnay-ugnay sa pamamagitan una ng Facebook page ng San Sebastian Cathedral, ganun din sa pamamagitan ng 105.7 ang community radio ng San Sebastian de Pa, at ganun din sa ating archdiocese ang himpilan ng ating radio 95.9 Radyo Totoo. At ang mga nakikinig din kaysa natin, kasama natin sa pagdiriwang sa YouTube channel, ang website www.cathedraldepacity.webs.com. Tayo pong lahat sama-samang magdiwang at tayong lahat sama-samang umunawa sa katotohanan na ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay nagdulot sa ating lahat ng kapayapaan, ng kagalakan, at ganoon din ng kasiguraduhan na tayo'y kanyang iniligtas at pinatawad na sa ating mga kasalanan. Kaya halina mga minamahal, taglay ang kagalakan at kapayapaang dulot ng muling pagkabuhay, atin munang sama-samang aminin, pagsisihan at ihingi ng kapatawaran ang ating mga kasalanan at kakulangan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Tayo'y manalangin. Ama naming makapangyarihan, pinagkaisa-isa mo ang iba't ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patokbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilala sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y binigay ninyo sa mga pangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasyal na nitong palayain siya, itinakwil ninyong banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. At ngayon mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay. Ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula panahong una. Sinabi ni Moises, "Ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. At lahat ng hindi makikinig sa propetang yaon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin." Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng mga ninuno na kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi, kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod. At siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibon nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala, nang pagpirapirasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumain niyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipunin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po sa lahat sa inyo na nakikiisa at nakikibahagi sa banal na pagdiriwang ng misang ito sa anumang kapamamaraanan ng mass media o social communications. Muli po magandang hapon sa ating lahat. Kahapon sa ating pong pagdiriwang at sa ating pagninilay ng salita ng Diyos, akin pong nasabi na ang Panginoong Jesus ang nagpasimula ng isang magandang programa, ang tinatawag na Four Ps, na hindi na lamang pantawid pamilyang Pilipino program, hindi na lamang pantawid ng gutom, pantawid liwanag, pantawid pasada, o pantawid ng pag-ibig, kundi ang kanyang programang pantawid ng pag-asa at pananampalataya program. Doon tayo dinadala, doon tayo inaakay ng muling pagkabuhay ni Jesus, na tayo'y umasa at patuloy na sumampalataya sa Kanya. Ngayon naman, maganda ang mensahe na nais iwan sa atin ng Ebanghelyo sa hapong ito. Ipinagpapatuloy ang serye ng pakikipagtagpo ni Jesus at ang kanyang patuloy na pagpapakilala at pagpapahayag na siya'y muling nabuhay. Hindi lamang kay Maria Magdalena, hindi lamang sa dalawang alagad na naglalakad at naglalakbay patungo sa Emmaus, kundi na sa lahat ng 11 alagad ni Jesus. At meron siyang daladala, meron siyang baon-baon sa kanyang pagtungo sa silid na kinaroroonan ng kanyang mga alagad na nagkakatipon-tipon. At tatlo ang kanyang biyaya, tatlo ang kanyang baong nais iwan, hindi lamang sa kanyang mga alagad, kundi sa ating lahat.
The resurrection of the risen Lord brings three gifts. The gift of peace, the gift of joy, and the gift of assurance. Ang biyaya ng kapayapaan, biyaya ng kagalakan, at biyaya ng kasiguraduhan. At ito ho natin ipapaliwanag ang salita ng Diyos ngayong hapon. Una, the resurrection of the risen Lord brings peace, kapayapaan. At yun ho ang kanyang bungad, yun ang kanyang bati sa mga alagad na nahihintatakutan, sa mga alagad na nag-aalinlangan. At bagamat sila'y nasa isang silid, kung saan sila'y akala nila'y ligtas, dumating siyang daladala ang kapayapaan. He brought peace to them. Kapayapaan naway sumainyo. At sa panahong ito ng ating patuloy na sinusuong at patuloy na tinatalo at nilalabanan ang paglaganap ng COVID-19, ng virus na ito, kapayapaan pa rin ang dulot ng muling pagkabuhay ni Jesus. Maraming pangyayari ang nakagugulo sa ating isip. Maraming tao ang patuloy na nanggugulo. Nababalitaan natin, bagamat nakakalungkot, bagamat nakakatawa rin minsan, ang mga taong ayaw sumunod sa ipinapatupad na enhanced community quarantine. Naririyang nabalitaan natin ang mga nagsasabong kahit sa sementeryo, ang mga nagiinom, ang mga patuloy na lumalabas ng walang dahilan at kabuluhan. Naririyan din ang balitang isang inaanak sa kasal ang tumaga at pumatay sa kanyang ninong na kapitan ng barangay. Nakalungkot isipin sapagkat sa mga panahong ito, aminin natin o hindi, sa ayaw natin sa gusto, ang mga tao'y gulong-gulo. Kaya ang daladala ni Jesus para sa atin, kapayapaan. And when we say, the risen Lord brings peace, it is not a physical peace, hindi lamang panlabas, not an external peace, kundi yung inner peace, yung kapayapaan ng ating isip, ng ating puso, ng ating kalooban. At yung lagi ang hangad ng Diyos na sana'y meron tayo sa araw-araw na buhay natin, lalo't higit ngayon, na magkaroon tayo ng kapayapaang panloob. At yun ang daladala niya sa kanyang muling pagkabuhay. Ikalawa, not only that the resurrection of the risen Lord brings peace, but it brings joy, kagalakan. Kaya makikita natin sa Ebanghelyo kung paanong yung takot, yung pangamba, pag-aalinlangan, pagdududa, mga tanong sa isipan ng mga alagad ay napalitan agad ng galak sa pagkakita kay Jesus na muling nabuhay, because His resurrection brought for them joy. Galak na galak ang mga alagad. Ito rin sana ang maipakita natin kahit sa mga panahong ito na tayo may pinagdadaan ng krisis. Naway maging masaya pa rin tayo. Naway maging magalak pa rin ang ating mga puso. Naway ganadong ganado pa rin tayo. Kagaya ni Father Sam at ni Father Dong, sabi nga ni Monsignor Ruben, ganadong ganado palagi sa pagdiriwang ng banal na misa. Ganadong ganado, galak na galak, tuwang-tuwa, sapagkat naroon sa puso ang kasiguraduhang dala ni Jesus na muling nabuhay, ang kagalakan. Kahulihan, not only that the resurrection of the risen Lord brings for us peace and joy, but it gives us an assurance, kasiguraduhan, na ano? Na tayo'y pinatawad
sa ating mga kasalanan. At yun naman talaga ang dahilan kung bakit nabayubay sa krus, nagpakasakit, namatay ang Panginoon upang tayo'y patawarin sa ating kasalanan. Katiyon ang sinasabi sa atin sa unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinabi ni Pedro, at niyon mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginagawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaunang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kinakailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At yun din ang kasiguraduhan na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sa huling bahagi ng Ebanghelyo, nakita natin sinabi ng Panginoon, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. The resurrection of the risen Lord gives us the assurance that we are forgiven. Kaya yung kapayapaan, yung kagalakan, ang bunga noon, yung kaisipang tayo'y hindi naalipin ng kasalanan, kundi tayo'y dinadala ni Jesus sa kaliwanagan at sa isang bagong buhay nga na kasama palagi ang Diyos, ang pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya ito mga biyaya, mga minamahal na ibinigay ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kapayapaan, kagalakan, at kasiguraduhan. Kaya sa mga araw na ito at sa lahat ng araw ng ating buhay, tanggapin natin, pagyamanin natin, ingatan natin ang mga biyaya ng kapayapaan, kagalakan, kasiguraduhan ng kapatawaran. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Makihati sa aming pagkatao. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa aming kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo tanggapin ang aming mga alay na ngayon inihahain para sa mga hinirang upang ang mga niloob mong mabinyagan ay magkamit ng iyong tulong ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang rito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis sa aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo naming kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kasama si Arthur at si Modesta. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan,
kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at amin ding ina, kaisa ni San Jose ang kanyang butihing esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Sebastian at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos, at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo niyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito, mga minamahal, si Hesukristo, ang Panginoong muling nabuhay na nagdulot sa atin ng kapayapaan, kagalakan at kasiguraduhan na tayo'y nagkakamit ng kapatawaran at kaligtasan sa ating kasalanan. Siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayo na inaanyayahan na kanyang makasalo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aleluya ang ihandog ng bayang tinubos ng Diyos sa lahat sa bihing dubos. Tayo sa dilim tinubos
nang sa ilaw niya'y umabot. Tayo'y manalangin. Ang mga pagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang dinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa masamang panalangin para sa pagsugpo sa pandemic ng coronavirus at para sa mga frontliners. O Ama, lumalang sa sangtinakpan, bukal ng kagalingan, pag-ukulan mo ng liwanag at kalusugan, lalo na ang mga nalahiran ng coronavirus. Pinapanalangin pa rin namin ang mga dinapuan ng sintomas at ng ibang karamdaman. Bendisyonan mo sila at pangalagaan. Pagpalain mo sila at ihatid sila sa mabilis na kagalingan. Bendisyonan mo rin po ang lahat ng may iniindang sakit sa panahon ngayong mahirap ang magkaroon ng karamdaman. O Diyos naming Ama, bukal ng aming buhay, pinagkakautangan ng aming karunungan, basbasan mo ang mga ekspertong manggagamot at mga mananaliksik sa buong mundo ng talino at galing, dedikasyon at tibay ng loob habang nakikibaka sila sa coronavirus upang ang gawain nila ay mag-ani ng karunungan at banal na pagkaunawa. Mabilis nawang matagpuan ang gamot at elementong makakapigil sa pagkalat nito. O Diyos na bukal ng buhay, panatilihin mong ligtas at malusog ang mga lingkod ng pamahalaan, ganun din ang iba't ibang denominasyon ng ecumenical at interreligious communities ng Lipa. Pagkalooban mong magkaroon sila ng lakas na makakilos ng mabilis at epektibong desisyon ng habag at pag-unawa habang naglilingkod sa sangkatauhan. Para sa lahat ng pamilya dito sa aming bayan, at sa mga kababayang nasa ibang bayan at kapuluan, pakinggan mo rin ang kanilang mga panalangin at pagtitiis na dulot ng pangungulila sa presensya ng bawat isa. Marating nawa namin ayon sa iyong takdang panahon na muli naming mayayakap ang aming mga anak, muling maihahasa ang kanilang talino sa mga paaralan, at bawat isa sa amin may pagpatuloy ang bawat pagtawag na nauukol sa amin bilang iyong katiwala, upang sa bandang huli ay aming masayang masasabi na nagawa namin, Panginoon, ang lahat mong bilin ayon sa iyong kabutihang walang hanggan. At para sa aming mga kababayang yumao, bunga sa karamdamang dala ng krisis na ito, sumandali tayong tumahimik at ipanalangin ang katahimikan ng kanilang kaluluwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw
Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at hadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Apaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Napaganda po na araw-araw nating hihilingin yung sinasabi natin kanina sa homilya na mga biyaya ng kapayapaan, kagalakan at kasiguraduhan ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya naman, patuloy po ang paanyaya namin dito sa San Sebastian Cathedral na patuloy kayo at araw-araw dumulog, makibahagi at makiisa sa mga pagdiriwang ng banal na misa mula sa 8 ng umaga at 5 ng hapon. Sa araw-araw po yon, Lunes hanggang Sabado. At sa Linggo, 7, 8 at 9 ng umaga at 4, 5 at 6 ng hapon. Patuloy din po ang paanyaya sa pagdalo ng banal na misa na pinangungunahan ng ating Arsobispo RHB Gilbert Garcia tuwing 11 ng umaga sa araw-araw. Ito po yung mga datunghaya natin at mapapanood sa LASAC Facebook page. Salamat pong muli sa inyong pakikibahagi at pakikiisa sa pagdiriwang na ito ng misa. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin. At pagpalain kayong lagi at ingatan ng ating mapagmahal at pagkalingang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa po ang ating pagdiriwang, humayo kayo, patuloy na hiningin ang biyaya ng kapayapaan, kagalakan, at kapatawaran sa ating kasalanan. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Ano yung octave of Easter? Sa akin may nagtanong. 8 araw na pagdiriwang ng Christ's resurrection. Tulad ng taong big timer, sa birthday niya taon-taon, sa halip na isang araw, Sanlinggo birthday celebration. Marapat lang gawin para kay Kristong Panginoon natin. Mas mabigat pa sa Christmas, muling pagkabuhay niya man din. Ayon nga kay San Pablo, si Kristo'y magiging sinungaling kung di tayo bubuhayin pagkatapos na sakripisyong alay natin. 8 araw bawat misa, dinadasal ang papuri, bahagi ng Easter Octave, kasukdulan ng pagpupuri. Pasasalamat ipapahayag bilang ganting buti sa kaloob na citizenship sa langit na laan sa nagbubuti. 50 araw pagkatapos, ipagdiriwang ang Pentecost. Pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad na taglay pano ng tako. Kasama si Mariang Ina, mga alagad, lalakas ang loob upang harapin ang misyon sa bundok, dagat, papalaod. Acts of the Apostles, mga salaysay saksi ng muling pagkabuhay. Ni Kristong nagpahiya at lumusaw sa kamandag ng kamatayan. Nasaan ka kamatayan? Nasaan ang iyong kamandag?
si Kristong muling nabuhay, siya ang katotohanan, aming daan at aming buhay.